Labor Day! May 1. May na tayo ngayon. Nakaabot na po tayo sa month of May. Ganun pa rin. Pandemic pa rin po. Maraming pangyayari. Maraming hindi inaasahan. Pero talaga po ganun. Ang buhay natin ay hindi natin alam. Ang mangyayari, ang may kagalakan, may kalungkutan, lahat po yan ay kailangan nating tanggapin. Kaya congrats sa mga patuloy na nagtitiwala sa Panginoon at patuloy na sa Kanya ibinibigay yung bawat plano sa buhay. Ayan. Tayo po ay nandito sa likod ng ating kubo. Medyo dito malamig pag umaga. Pag po umaga doon sa harap ang mainit. Ayan, kasama natin dito si Daddy Per at si Charlie Boy, Mr. Charlie Boy. Magpupungos po sila ng palong ng manok. Yung palong ng manok nila. Kaya titignan po natin. Yan o, ganyan po kainit pag umaga dito. Kasi nga po, nakaano tayo sa silangan. Yan, inuhuli ni Daddy Per yung kanyang manok. At pupungusan po ng palong. Putulan daw po yan. Puputulin yung mga binong manok. Palong. Lagot ka ngayon. Hindi natin papakita yung ano yung pagpungos kasi baka maraming masaktan. Ayan, ganyan lang po yan. Tapos may blade. Ayan, lagot. Ayan, okay na siya. Pogi na. Ayan. Hi! Ang galing. Kalbo na. Oh, next. Ay, ganun pala yon. Ganun pala ang mga manok. Buti na lang hindi ako naging manok. Ayan, napakaingay po dito sa kanila. Pag ganyan umaga, napakaingay. Tilaukan ng tilaukan. Pero alam ko na kayo na mga OFW nating mga kababayan dyan, syempre sabi nyo, miss nyo na ang tilaok ng manok. Yung mga nasa gawing farm lang, mga countryside ang nakakarinig ng mga manok na, mga tilaok ng manok na ganyan. Ayan, may next naman. Ay, medyo masakit din pong panoorin. Ayan ang ating kubo. Ayan, kahapon nga po pala, kagabi, ay late na po din kami. Inumaga na rin po kami dun sa lamayan. Inumaga na rin kami. Kaya, ngayon lang din kami nakalabas dito at natulog. Nag-complete pa ng tulog para po laging nakakabawi. Puntahan natin yung ating bayabas. Tagal na tayong hindi nakakapanungkit. Ayun, meron po tayo dyan. Ayan, kukunin natin yan. Mainit pa lang ang araw. Tsaka yung kamatsili, oh. Kamatsili! Oi.
Ayan. Sa ngayon palaga, sa ngayon po ay hindi pa kami masyadong makapag-asikaso ngayon. Yung magtatanim-tanim po kami ng gulay. Magtatanim-tanim po kami, kaya lang di pa namin maasikaso. At yung ating kubo ay lalagyan natin ng lambat. Para hindi kahigin po ng ibon yung pinakapawid. At sayang naman kung sisirain nila. Ayan. Ayan po, pantatlo na po nila yan. Tatlong manok. Hindi po natin masyadong ipapakita at baka tayo ay mapagalitan ni Whitey Lolo. Ni Lolo Whitey. Pwede ba silang mabilad kahit may sugat? Ha? Hindi ba mahapdi yun? Nakakatilao ka pa, ha? Butas na leeg mo. Nakakatilao ka pa. Si Charlie. Yun po kasing anak ko ay ano din yan. May butas sa leeg. Minsan ikukwento ko po sa inyo. May butas po ang leeg ni Charlie Boy. Mula po nung baby siya ay yan po ang kanyang kapansanan. Pero normal yung kanyang pagkatao. Yun nga lang po, medyo hindi normal na nagkaroon siya ng sis. May sis po kasi siya sa leeg at nabutas ng kusa. Ayan ang ating sunrise. Sunrise plants. Ayan. Explain ko nga po pala bakit ganito pa rin nasuot ko. Siyempre, nakita nyo na to kagabi. Nung nag-shout out po ako, pagkatapos ko pong mag-shout out noon bagong paligo ako ay umalis din po ako noon, nagbihes at umalis, pumunta nga po ako sa Lamayan, sa aking bahay. Kaya kapag po ako ay nandito sa bahay, syempre magpapalit din at yan nga po. Pero mamaya wag po kayong mag-alala, mamaya ay iba na rin ang ating suot dahil po maliligo ulit at aalis na naman. Ayan, may explanation pa, no? Kasi syempre, alam nyo na. Tayo naman po ay pagdating sa hygiene, ay alam naman po natin. Bulaga. Nakahiga po muna ako rito dahil ako po talaga ay inaantok pa dahil sa paglalamay. Kaya ito po, naisipan ko munang mahiga. Ayun si Daddy Per, siya po yung andoon na andoon, nag-iikot-ikot sa mga halaman sa kanyang manok. Ako po ay parang mapipikit. Ang sagot dito ay para makatulog ay kape. Pampatulog ko po ang kape, hindi pang antay-antok. Yan po. Yan, tulog po muna tayo dito sa kubo. Thank you.